everyone! Welcome back to my channel. Ako po ulit ito, si AJ. Ayan, today guys, ang gagawin natin ay may gagawin tayong eksperimento. Sabi lang sa akin, isa sa mga nag-comment sa akin dun sa ginawa nating konsuka. So sinabi niya, itry ko naman daw yung conditioner at saka yung calamansi. So, na-intriga din ako guys kasi naalala ko yung calamansi. Ginagamit namin yun dati kapag kami ay nag-hot oil. Naisip ko, bakit nga ba hindi ko itry yung ganun? Conditioner at saka yung calamansi. Kasi feeling ko talaga mag-work yung dalawa. Kaya guys, kung interesado ka at na-try mo na din dati yung ginawa nating konsuka. So ngayon naman guys, subukan natin yung conmanse. Gagamitin natin guys para sa ating conmanse. Kailangan natin syempre itong calamansi. Meron ako dito guys, inano ko na siya, piniga ko na. Ayan. Halagang 10 pesos na calamansi ito. Meron ako ng conditioner dito. Siguro magagamit ko dito mga apat, mga ganun. Tapos, ayan, syempre kailangan natin ng bowl and panghalo. Tapos, clip and yung pinaka-last, itong head cup or shower cup. So, yun lang guys yung kailangan natin. Paano natin sa pagbubukas ng ano? Pagbubukas ng conditioner. So, gagamitin ko guys apat na peraso. Kahit anong conditioner guys, pwede nyong gamitin. Yung hiyang kayo. Kasi, may iba na hindi naman gusto yung cream sex. So, kung saan po kayo hiyang. Kahit anong conditioner pwede, okay? And, ilalagay lang natin siya guys sa bowl. Sumasamahin na natin. Ito halagang 10 pesos na calamansi. Hindi ko na siya sinukat guys, basta 10 pesos. Titingnan na lang natin yung consistency, kung ano yung kakalabasan niya. So, tsatsambahin na lang natin guys, ha? Lagay tayo dito sa ating bowl. So, titingnan natin, huwag naman masyadong malabnaw. So, check din natin guys yung consistency. Kailangan hindi siya yung ganung kalabnaw, okay? So, ito po. Medyo thick pa yung consistency niya sa akin. So, ubusin na natin itong calamansi. Okay na sa akin yung consistency na to. So, okay na to guys. So, maglalagay na tayo sa ating buhok. Section lang natin itong ating hair. Dalawa. Section. So, kayo guys, ganito yung itsura ng aking buhok. Masyadong wagwag. Before pala kayo guys maglagay ng calamansi, make sure guys na malinis yung buhok nyo. Kailangan nakaligo na kayo or kung nakaligo kayo sa gabi tapos hindi naman kayo nag-conditioner, so pwede na kayo mag-start. Pero kung nag-conditioner kayo or may something kayo sa ulo nyo, so ang gawin nyo muna guys, maligo muna kayo tapos shampoohin nyo muna yung buhok nyo. Kasi mamaya, after ng procedure natin, hindi na po kayo mag-shampoo ng buhok. Kaya dapat yung hair natin ay malinis na talaga, okay? So ako naman, nakaligo naman ako kagabi and hindi naman ako nag-conditioner. Kaya yung buhok ko guys, tingnan nyo yung buhok ko ngayon. Parang dry na dry talaga at medyo matigas. Ayan, no? So, ito muna. Itong part muna na to. Then, lalagyan na natin siya. So, maganda sa calamansi, guys. Kasi ito, hindi siya maasim. So, mabango siya sa buhok. And, ang kagandahan dito, guys. Sabi ko nga po kaganina, na ang calamansi ay ginagamit namin sa pag-hot oil. So, talagang marami siyang benefits na nabibigay sa ating buhok. Nakakapagpablis ng buhok. At yung mga residue guys sa ating hair, kung meron kayong mababantot na anit, so again, perfect po yung calamansi para ibabad natin sa ating buhok. Kailangan lahat malalagyan ha, hanggang ilalim. So ang nagagawa ni calamansi, ito kasi yung sa suka, medyo yung iba nababahuan talaga sa suka. Yun yung iniisip nila. Pero sa akin naman guys, base sa aking experience, yung suka, hindi naman siya maasim. So, yun nga, para sa mga ayaw lang gawin yung konsuka, pero gustong mag-treatment ng buhok. So, ito guys, pwede natin gawin itong conmanse. At ang kagandahan sa kanya, kasi ito, wala talaga siyang chemical na kahalo, as in calamansi lang talaga. So, tingnan natin mamaya guys kung ano yung magiging result nito sa akin. Kung medyo mai-strict ako kasi nakita nyo naman guys yung itsura ng buhok kanina, no? So, medyo hagardo talaga. Tapos, tingin ko naman guys, if ever na may sumobra sa calamansi na ginamit nyo, so, siguro i-boost nyo na lang siya sa anit nyo. Ganun.
Pero dapat yung consistency nitong ginagawa natin, kailangan hindi siya yung ano ha, hindi siya yung super thick naman at hindi naman siya super runny. And after natin guys, maubos na yung nasa bowl, ang gagawin mo naman, imamassage mo yung buhok mo. Yan, massage mo lang ng konti. Para malagyan lahat yung mga part na hindi mo nalagyan. So, massage-massage lang. Ang gagawin naman natin guys, i-cover na natin siya. So yun guys, tapos na yung ating application ng ating Conmansi. So ang gagawin naman natin guys, ibababad natin to ng 15 minutes. So babalikan ko kayo guys after na 15 minutes. Yan guys, tapos na po yung ating curing time. So ang gagawin naman natin guys, ay bubuksan na natin ito. Tanggalin na natin itong ating shower cup. So yan, mainit po yung ating ulo. So, ngayon ang gagawin natin guys, papahingahin muna natin ito ng 5 minutes para makasingaw yung mga init. Ayan, makasingaw yung init sa ating ulo. 5 minutes, massage-massage. So, yan. Bago tayo magbanlaw, guys, ha. Imamassage muna natin yung ating ulo kasi medyo mainit yan. So, para ma-relax muna siya, set ka ng 5 minutes or 3 minutes. Basta makailangan makahinga. Huwag agad babanlawan, ha, kasi pag binanlawan mo yan, baka mapasma po yung ating ulo. So, yan. Rest muna ng 3 to 5 minutes. Yan, guys. Tapos na yung ating 5 minutes. So, ang gagawin naman natin, pupunta tayo sa shower. Babalikan ko kayo after ko magbanlaw. So, ang gagawin ko, guys, pag nagbanlaw ako, hindi na ako magsha-shampoo and magkukonditioner na lang ako ng buhok ko, guys. Okay? So, wala nang shampoo, conditioner na lang. Hi, guys! Ayan, tapos na po ako magbanlaw. Ang ginawa ko lang, guys, hindi na ako nag-shampoo, ha? Nag-conditioner na lang ako ng aking buhok. So, ang gagawin naman natin, hindi na tayo guys mag-blower. Mag-ano na lang tayo, mag-electric fan. Ayan, pasensya na po kung naririnig yung electric fan, ha. So, yan guys, para makita natin yung totoong result. Kay Kimmy. Para makita natin guys yung totoong result sa ating buhok, electric fan lang yung gagawin natin guys. Okay? So, babalikan ko kayo guys after nitong matuyo para makita natin kung ano talaga yung magiging result. Kung may straight pa siya or mabubuhay ba yung patay kong buhok kanina. So, yan guys, abangan natin. So yun guys, tapos tayo ating buhok. So ito na po ang kinalabasan ng aking hair. So pansinin nyo guys ah. So sobrang straight niya. Actually, mas straight pa nga siya dun sa ginawa nating konsuka. Nakaka-straight siya ng buhok. Ikot pa natin. Ito yung result ng ating ginawang Conmansi. Ang buhok ko guys ay rebanded po ako. Kailan ba ako nireband? Kailan lang yun eh. Bago pa lang ako nireband eh. So, medyo fresh pa yung ating hair. Try nyo nga guys kung magawa nyo to. I-share nyo naman yung experience sa kanya. So, straight na mapag-uusapan natin guys. Panalo yung ka-straightan nito. Pero kung sa lambot, ayan, sa lambot, mas parang bet ko yung konsuka. So yun guys, hanggang dito na lang yung video ito. Nakatulong sa inyo yung video ito, please give me a thumbs up. At kung may mga questions pa kayo guys, regarding sa ginawa natin, i-comment nyo na po yan sa baba. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please mag-subscribe na kayo sa ating channel. At hit nyo na rin po yung notification bell para pag may bago po akong videos, mano-notify po kayo. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye!